Kamusta mga bata? Narito ulit ako ngayon para maghatid ng kwento. Ako nga pala si Cher Irica. Pero bago tayo mag-umpisa sa aking kwento, huwag nating kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para laging updated sa aking mga video na upload. Ang mga kakilala ni Joseph na kapwa bata ay laging sumisigaw o umiiyak ng, "Inay! Inay ko!" Kapag ang mga ito ay nakakagat ng putakpi, nasasagi ng tricycle, hindi makababa ng inakyat na puno, o kaya ay nag-aakalang nakakita ng tiyanak. "Ano ba ang mga ito?" tanong ni Joseph sa sarili. Wala na silang ginawa kundi tawagin ang kanilang mga inay tuwing sila ay may kinakatakutan. Ngunit, nang bumagyo at bumaha sa kanilang eskwelahan at nalagay si Joseph sa alanganin, natutuhan din niyang bigkasin ang mga katagang, "Inay! Inay ko!" Ang pamagat ng aking kwento ay, "Inay! Inay ko!" Ito ay kwento ni Segundo Matias Jr. at guhit ni Rayan Bernardo. Tinig ni Cher Irica. Handa na ba kayo? Lagi kaming naglalaro ni Carlos sa kanilang likod bahay. Nang minsang manghuli kami ng tutubi sa damuhan, bigla na lang siyang sumigaw, "Inay! Inay ko!" Walang tigil sa pag-iyak si Carlos. Nakagat pala siya ng putakpi. Mabuti na lamang at dumating ang kanyang inay. Pinahiran nito ng gamot ang mga nagpapantal na kagat para mabawasan ang sakit doon at para wag lumala ang mga kagat sa kanya. Isang araw naman, habang papauwi ako galing ng paaralan, ay ginulat ako ng mga sigaw at iyak ng kaklasikong si Perlita. "Inay! Inay ko!" Nasagi pala siya ng tricycle. Mabuti na lamang at gasgas lang ang kanyang natamo at hindi nabagok ang ulo sa kanal. "Yun lang pala," nasabi ko sa aking sarili. "Kung makaatungal naman ito, parang hinahabol ng aswang." Minsan, nagyaya naman si Tunito na umakyat sa puno ng akasya. Napakataas niyon. Masayang-masaya kami. Narating namin ang itoktok. Ang daming mga ibon doon. Nakita rin namin ang maraming pugad na may mga inakay. Mula roon ay natanaw namin ang tore ng simbahan. Parang sintaas na namin iyon. Para kaming mga ibong lumilipad habang niyuyugyug namin ang sanga ng punong akasya. Ang sarap! Nang malapit nang lumubog ang araw, ay nagyaya na akong bumaba. Nasa kalagitnaan na ako ng puno, pero hindi pa rin pumapaba si Tonito. "Inay! Inay ko! Inay! Tulungan mo ako! Inay!" Tawag niya sa kanyang inay habang walang tigil sa pag-iyak. Nakababa na ako ng puno, pero hindi pa rin siya tumitinag. "Ano ba itong si Tonito? Nagyayang umakit sa puno. Iyan pala ay hindi marunong bumaba." Dumating ang kanyang inay na si Aling Belen, kasama ang karpinterong si Mang Dario. Kumuha si Mang Dario ng mahabang hakdan at doon dahan-dahang bumaba si Tonito. "Inay! Inay ko!" Nagsisitakbuhang sigaw ni na Doris, Renato at Bugoy.
Nasa pilapil sila sa bukid galing sa burol na taniman ng mais. Nagkuwento sila, may nakita raw silang tiyanak. Ano bang mga ito? Sabi ko sa aking sarili. Wala na silang ginawa kundi tawagin ang kanilang mga inay tuwing sila ay may kinatatakutan. Isang araw, sa aming paaralan, habang kami ay nasa loob ng aming silid, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sinabi ng aming guro na huwag kaming aalis habang malakas pa ang ulan. Pero ayaw tumigil ang malakas na pagbuhos ng ulan. Pumapasok na sa silid-aralan namin ang tubig. Hindi malaman ng mga guro ang gagawin. Nag-uusap sila. Nabutas daw ang malapit na dam kaya rumagasa ang tubig. Umabot na ang tubig sa aming mga binti. Tumuntong kami sa mga silya at des. Umiiyak na ang mga kaklase ko. Inay! Inay! Dumating na ang mga barangay tanod na sakay ng mga bangka. Nagsisakayan doon ang mga estudyante. Naiwan ako kabilang ang ilan sa mga kaklase ko. May darating pa naman daw na mga bangka. Pataas ng pataas ang tubig. Naramdaman kong lumulutang na ang desk ko. Nakalabas iyon ng aming silid-aralan. Kitang-kita ko ang matalim na kidlat na sinundan ng malakas na kulog. Joseph, humawak ka ng mahigpit! Sigaw ng aking guro. Umikot ang paningin ko. Sari-saring bangka ang aking nakita. Inay! Inay ko! Iyak ng mga estudyanteng nakasakay sa mga bangka. Tumingala ako sa langit. Ang dilim na niyon. Kinabahan ako. Nanginig. Ano ang mangyayari sa akin? Nangatog ang aking mga tuhod. Ilang saglit lamang at unti-unti nang lumulubog ang desk na sinasakyan ko. Tumingala uli ako. Nakita ko ang napakatalim na kidlat. Isang malakas na kulog ang aking narinig. Pagkatapos ay biglang nagdilim ang paligid. Parang isang pitik lamang ang pagitan ng mga pangyayari sa paaralan at sa pagising ko, nakahiga ako sa kama. Luminga ako sa paligid at nakita ko ang ilang mga bata sa loob ng isang malaking silid. Nasa ospital ako? Inay? Nakita kong nasa tabi ko ang aking nanay. Inay, ano po ang nangyari? Nakabitaw ka sa kinakapitan mong des. May alon na dumaan at nauntog ka sa isang puno. Kinapa ko ang aking ulo. May benda pala. Habang nagkukwento ang aking inay, bumalik sa akin ang mga pangyayari. Ang mga estudyante at guro na nakasakay sa mga bangka. Ang kinakapitan kong desk na tinangay ng baha. Ang matatalim na kidlat at malalakas na kulog. Ang hindi tumitigil na ulan. Umiiyak ako. Iyak ako ng iyak. Inay! Inay ko! Nakita kong paparating ang inay ko na nakasakay sa bangka nang nagdilim ang lahat. Pinayuhan ako ng doktor na magpahinga muna. Nang magising ako, nag-iisa na lamang ako at wala si inay. Ang nakita ko ay ang mga batang nakahiga sa mga kama kasama ang kanilang mga nanay. Si inay! Nasaan si inay? Naiyak ako. Nawawala si inay. Pero natikilan ako nang makita ko si Lorena, isa sa mga kaklase ko.
May benda ang kanang paa niya. Umiiyak din siya. Hinahanap ang kanyang nanay. Naalala ko, ang sabi niya noon ay wala na siyang nanay at nasa heaven na. Pero bakit niya tinatawag ito? Nasanay lamang ako tuwing nagkakasakit ako noon. Siya ang nasa tabi ko. Nung buhay pa siya, nawawala ang takot ko kapag kasama ko siya. Sa pagbigkas ko lamang ng inay at sa pag-isip na narito siya, parang nawawala ang sakit na nararamdaman ko. Sana narito pa siya. Buti ka pa, may nani ka pa. Kapag tinatawag ko siya, darating siya. Umiiyak na sabi ni Lorena. Nakita ko si inay sa pinto. Bumalik na siya. Ipinagluto kita ng paborito mong lugaw na manok. Mainit-init pa ito. Umupo sa tabi ko si inay at ako'y kanyang hinaplos. Isiniksik ko ang aking ulo sa kanyang mabibilog na hita. Naisip ko sina Carlos, Perlita, Tonito at iba ko pang mga kalaro at mga kaklase. Ngayon ko natanto kung bakit nila tinatawag ang kanilang mga nanay noong mga oras na may nadarama silang takot. Kagaya rin nila, hindi pwedeng mawala sa akin ang nanay ko. Ikinulong ng mga palad ni inay ang aking mukha. Pinatatahan niya ako. Isiniksik kong lalo ang aking ulo sa kanyang mga hita. Niyakap ko siya na may pahiwatig na sanay huwag siyang aalis sa tabi ko. Inay! Inay ko! Tahan na anak. Hindi kita iiwan. Noong mga panahong kailangan ko ng saklolo, isinigaw ko nga ang inay. Dahil alam ko darating siya at maglalaho ang lahat ng kinatatakutan ko. Sasagipin niya ako mula sa lahat ng panganib. Hindi niya ako iiwan. At diyan nagtatapos ang kwento ng Inay! Inay ko! Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Type your answer sa comment down below. Huwag kalimutang like at share para manalo ng 50 peso load. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ayon sa iyong nabasa, ano-ano ang kanyang mga katangian? Banggitin ang mga pangalan ng mga kapwa-batang kalaro, kakilala at kaklase ni Joseph. Ano ang kalamidad ang naganap sa eskwelahan ni na Joseph? Thank you for watching! Please don't forget to like and subscribe! It's me, Cher Irika!